So sa muling pag-aharap nitong Memphis Grizzlies at ng Los Angeles Lakers, sa Staples Center nga sila ngayon naglaban. Sa game na ito, si Anthony Davis ay balik na nga sa court, balik na sa paglalaro sa Lakers at pati na rin si Alex Caruso. Matapos ang kanilang 2-game absence mula sa kanilang mga injury, susumpisa sa first quarter, ang Memphis Grizzlies ay napakainit nga. May 9-0 run agad sila against ito sa Los Angeles Lakers. 9-0 nga ang umpisa ng score at umiscore nga dyan si LeBron para sa Lakers na naging 9-2 nga ang score. Kaso nga lang, mainit pa rin ang Grizzlies at napakaganda ang depensa nila dito sa Los Angeles Lakers na parang sila ang number 1 team pagdating sa depensa. Na-force nga nilang Los Angeles Lakers sa napakadaming turnover at nagresulta nga ito sa kanilang 20-point lead sa early sa first quarter pa nga lang. Talagang tinamba kanila itong Los Angeles Lakers, parang ginulat nila. At natapos nga ang quarter na ito ng 31-16, nababa pa nga ng Los Angeles Lakers ang kalamangan nila. At pagdating nga sa second quarter ay medyo nag-improve na ang Los Angeles Lakers. Medyo naalagaan na nga nila ang bola at nag-improve na rin ang kanilang opensa dahil sa first quarter ay walang-wala nga sila. At nag-improve din ang kanilang depensa na force din nila ang Grizzlies sa ilang mga turnovers na nagresulta ito sa kanila ng mga run nila. Naibaba pa nga nila sa 10 ang kalamangan nitong Grizzlies. So bumabalik nga ang Grizzlies at bumabalik din sa mas malaki pang kalamangan. Pero ang Los Angeles Lakers nga ay patuloy sa pag-improve ng kanilang laro. Naibaba nga nila ito muli sa 10 with under a minute left na lang sa first half. Kaso nga itong si Ja Morant na nakashoot nga ng 3-pointer at the buzzer para tapusin ang second quarter at bumalik nga sa 13 ang kalamangan ng Grizzlies. At pagpasok nga natin sa third quarter sa laban na ito, itong si LeBron James at si Anthony Davis ay may quick 8 points nga. Dumagdag na rin dyan si Marc Gasol ng isang 3-pointer at nababangan ng Los Angeles Lakers sa 4 na lang ang 13-point lead na itong Grizzlies. So napatimeout nga bigla ang Memphis coach dahil nagulat nga sila sa bigla ang run ng Lakers sa umpisa ng third quarter. Parabang na-figure out na nila at nakapag-adjust nga sila ng kanilang game plan against dito sa Memphis Grizzlies. At after timeout nga, ang Grizzlies ay gumawa din ng kanilang mga score. Hindi rin sila nagpapigil. Halos back and forth nga ang laban dito sa early part ng third quarter. Pero Grizzlies pa nga rin ang may hawak ng lamang. Sila pa rin ang kumokontrol sa laban. Pero nga, nung patapos na nga ang third quarter, si LeBron James nga ang nag-take over nga para sa Los Angeles Lakers para sila naman ang lumamang at kumontrol ng game. Parang nilipat ni LeBron ang momentum mula sa Grizzlies papunta sa kanyang team na Los Angeles Lakers. Matapos nga ang turnover neto ng Memphis Grizzlies, itong si LeBron James nga ay nakakuha ng end-one fast break at nashoot niya ang free throw na ito. And then the next possession para sa Lakers, si LeBron James ulit ang umiscore para sa kanila. Isang jumper ang kanyang nashoot. At para tapusin nga ang third quarter, itong si LeBron James ay nakashoot nga ng isang pull-up 3-pointer. So ang Los Angeles Lakers naman ang may hawak ng momentum pagdating sa fourth quarter. So itong third quarter ay parang naging grind and out game para sa Los Angeles Lakers. Talagang tinaga nila itong laban na ito sa third quarter para makuha nila ang lamang. So pagpasok nga natin sa fourth quarter, ang Los Angeles Lakers ay hindi pa rin nagbago katulad ng ending sa third quarter. Mainit nga ang pagpasok nila sa fourth quarter at nakakuha agad sila ng 10-point lead. Matapos silang matamakan ng 20 sa first quarter, naging successful nga ang kanilang comeback attempt late in the third quarter at sa umpisa nga ng fourth quarter. Ang Los Angeles Lakers nga ay gumawa ng 19-2 run simula ng third quarter at sa early part ng fourth quarter. So para bang nag-switch on na naman itong Los Angeles Lakers mula sa kanilang bad performance sa first half. Nagkaroon nga ng complete 360 ang kanilang opensa at ang kanilang depensa. Kaya nga't ayun, hindi na nga napigilan ng Memphis Grizzlies itong si LeBron James, si Anthony Davis na combined 63 points para sa laban na ito. Tumulong nga rin dyan si Kyle Kuzma with 20 points and 10 rebounds. So napakadaming offensive rebounds din ito ni Kyle Kuzma. So yun nga, hindi na nga kinaya ng Memphis Grizzlies ang run ng Los Angeles Lakers. At hindi na nga sila nagkaroon ng pagkakataon na makakambak pa nga o magkaroon sila ng sarili nilang run. Para bang tinapos na ng Los Angeles Lakers ang laban na ito pag umpisa pa lang ng fourth quarter. Talagang ginulat naman nila ngayon ang Memphis Grizzlies. So si LeBron James nga ay nagtapos ng may 28 points, 9 rebounds and 8 assists. At ang kakabalik nga lang mula sa injury niya, itong si Anthony Davis ay may 35 points, 8 rebounds at 1 assist. At para naman sa leading scorer ng Memphis Grizzlies, si Grayson Allen ay may 23 points, 3 rebounds at 1 assist. So yun lamang guys para sa video natin ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!